matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Radyo Pilipinas Special Coverage. Radyo Pilipinas Special Coverage. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sinuman ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
Hoy, magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating po mga masugid na mga taga-suporta ho ng Radyo Pilipinas. Ito po inyong programang Walang Sinasanto. Araw po tayo ngayon po ng Martes, Tuesday, June 8, 2021. Hoy, medyo makulimlim ngayon ha sa mga kababayan natin na nasa labas. Magdala ho kayo ng inyong pong panangga. Medyo maulan ha. Huwag ho tayo maglalabas ng tahanan kung wala ho tayong pangontra sa ulan. Ha? Magdala ho kayo ng payong. Pero kung wala naman ho kayo talagang lakad, kung hindi naman ho kayo mga essential workers, huwag na ho tayong lumabas dahil patuloy pa rin pong pag-iigbit dahil nga po sa patuloy pa rin po natin paglaban sa COVID-19. Okay, ano ba ang pag-uusapan natin? Tulad po ng mga updates po ngayon, simulan siguro natin ho sa ilan ho ba mga nabakunahan po ngayon? Marami-rami na rin po, no? As of today, ito po yung numero, real numbers po na binigay po ng ating pong pamahalaan. Ang latest po ngayon po sa mga bakuna na dumating po sa atin, nasa ano na pala, no? Aabot na pala ho tayo, halos 10 milyon na po ang doses ng vaccines ang dumating po sa Pilipinas as of June 8 po yan, today ha. 6 a.m. Yan po ay binahagi po ng ating pong National Task Force. At ang pinakamarami pong bakuna, syempre yung Sinovac. Yan po ang madalas pong ginagamit po sa ilang po mga lugar sa Metro Manila, sa mga lungsod po dito, at the same time sa mga probinsya. So, meron po yung 6.5 million na mga doses po ng Sinovac. Ito yung hitik na hitik, no? So ito talaga ho ang choice of vaccine sa ating po mga kababayan. Pero hindi naman po to choice dahil nga ang bakuna naman po, kahit na anong bakuna po yan, kahit na anong brand, yan naman po ay epektibo. Sumunod po sa Sinovac ang AstraZeneca na meron pong bilang po ng doses po yan na 2.56 million AstraZeneca. Sumunod po ang Pfizer with 193,050. At the same time, ang Sputnik V naman ng Gamaleya ng Russia ay nasa 80,000. So, ito po yung bilang ng mga doses po. So, ibig sabihin po niyan, kalahati po niyan, yun na po ang mga naturukan. Dahil nga ho, ang doses, kung 9 million doses, kalahati po niyan ay hatiin po yan in every individual. So, meron po mga nasa halos 5 milyon na ating po mga kababayan ang naturukan na po ng first dose at second dose. May ilan po na naka-second dose na po, mga halos mga 2 milyon na po, ha? Ang nabigyan na po ng second dose. Ito po yung ano, tingnan ho ninyo ang rundown po na ginawa po ng NTF. Meron po ang first dose, ha? Nasa 4,491,000 na po, ha? Doon naman po sa nakakompleto po ay nasa 1.6. So ano pang inaantay ho natin? Tayo na pumunta na ho sa mga vaccination centers, vaccination sites para tayo po ay mabakunahan na. Tandaan ninyo, nasa A4 na po ha. A4 priority list. Ito po yung mga manggagawang Pilipino na kailangan po nating maturukan na rin po ng bakuna para magtuloy-tuloy na po ang pag-usad ng ating po ekonomiya. Sila po ang magiging economic drivers po, ha, para manumbalik pong sigla ng ating pong ekonomiya po sa ating pong bansa. Dahil kung wala tayo, yung mga manggagawa, mga workers po, nako, mapipilay po. Lalo't ngayon, no, meron pong nilabas na balita ang ating pong Philippine Statistics Authority. Meron daw hong pagtaas ng ano, no, ng nawalan po ng trabaho. Ang bilang po ay aabot po tayo ng 4.14 million jobless Filipinos sa buwan po ng Abril. Ito siguro kasi po yung panahon na maaring yung latak pa ho yan nung pong epekto ho ng first year po natin ng epidemya. Tapos nadagdagan po tayo nung tayo po binalik sa ECQ, no? At the same time, nagbalik rin po tayo sa MECQ. Hinigpitan po tayo. Kaya marahil, ito po yung dahilan kung bakit po nagsitaasan na naman po ang nawalan po ng trabaho. Maaring ang ilan pong mga kumpanya ay pansamantala munang nagsara o di kaya totally nagsara na dahil wala akong kinikita. Ha? Dahil epekto talaga ho to ng pandemya dulot po ng COVID-19. Dahil nga po nung Marso, nasa 3.44 million people po ang nawalan po ng trabaho, pero ito po ay tumaas
ng 4.14 million jobless po na Pilipino. Eh mamaya po subukan natin kung makakausap po natin ang Department of Labor kung ano po ang mga possible intervention, ano pong pwedeng may tutulong natin sa mga kababayan natin na 4 na milyon pong nawala ng trabaho. Paano ba natin sila maayudahan na in terms of looking for jobs? Meron ba mga gagawin po mga job fair para at least malipat po sila kung ano pong angkop na trabaho para sa kanila? Dahil yung pong 4 na milyon na kababayan natin na walang trabaho, ako po, ang epekto po niyan, ang epekto po niyan, yung pong kanila pong mga, yung umaasa po sa kanila, kunyari, nawala ng trabaho pong isa pong ama, syempre yung asawa, yung mga anak, talagang apektado po dyan. So, kailangan mahanapan po natin sila ng mapapalitan pong trabaho kapag sila po ay nawalan po. Dahil nga, hindi rin natin maiwasan kasi po yung mga employers, mismo po ay dumulog na rin po yan sa Department of Labor para sila po ay ipa-abiso, nagbigay sila ng abiso na sila po ay walang-wala na ho dahil nga ho sa epekto nito pong pandemyang ito. Ang jobless rate daw po ay nasa 8.7%. Tumaas po yan mula po sa 7.7%. So, ibig sabihin nasa 1%, ika nga, ang tumaas po ang nadagdag po sa mga nawalan po ng trabaho. Nakapang lulumo at napakalungkot po kapag ganun po ang mga numero pong lumalabas. Pero tanong natin po sa Labor Department kung ano pong pwede pong mga kanila pong may tutulong sa mga nawalan po ng trabaho. Okay, isa pa ho sa malaking balita na natunghayan po natin ay ito pong usapin sa mga lumabag, sa mga super spreader events. Ito po yung hindi pagsunod po sa mga health protocols po na ipinaiiral ng ating Interagency Task Force. At ayon po sa report ni Secretary Anyo, meron daw hong 6 silang nakasuhan. Ito daw po ay nabanggit nga po, no? Ang 6 na ito ay ang Caloocan, ang mga official daw po ng barangay sa Caloocan. Siguro ito po yung gubat sa syudad, no? Na nagbukas ng kanilang resort at syempre, ang mga opisyal po ang may pananagutan dito kung bakit hindi nila nabantayan. Ganun rin po sa Navotas, meron pong barangay po dyan na kasuhan. Sa Tondo, Maynila, yung boxing match loho na isinigawa po dyan. Ha? Ipinagbabawal po yan. Sa Norzagaray, Bulacan, meron rin pong nakasuhan. Sa Malay Aklan, ito po siguro sa Boracay, no? At maging yung club party na ginanap po dyan sa lungsod ng Cebu. So, iilan lamang po to sa una pong batch na kinasuhan po ng DILG dahil nga po sa paglabag sa health protocols at hindi nasunod ng mga barangay officials. Mamaya po, inibitan po natin si Undersecretary Martin Diño para pag-usapan po natin ito mga lumabag nito. At ano ho ba ang mga penalties? Ano ho ba ang kakarapin po nilang mga kaso? Posible ba silang matanggal po sa pagiging official ng barangay? At ano ang mga warning ito sa iba pa nating po mga barangay officials dahil nga po kung stricto ho ang ating DILG na meron po talagang nakakasuhan, siguro ho titino na rin po ang ilan po nating mga official na, ng ating pong pamalan, especially po sa barangay level. Okay, ito wag na ho natin patagalin pa, no? Ito po, nasa linya ngayon po, walang iba kundi si Congressman EDGAR Sarmiento, isa po sa mga author po natin batas. Ito po ay patungkol po sa ito, makikinabang po ang ating mga kababayan dito, no? Dahil nga ang usapin sa parking, nako. Ang usapin po sa parking, big issue po 'to sa ating po mga kababayan na hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi diyan na rin po sa mga big cities po sa iba't iba po mga probinsya. Ang House Bill number 7725, ito po yung tinatawag nilang Parking Operations and Fees Regulation Act. Ay pumasa na po yan sa final reading, no? Third and final reading. So, ibig sabihin po niyan, ayos na ho yan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pero, hindi pa ito magiging ganap na batas dahil nga, kailangan pa hong ang counterpart measure po ng mataas sa kapulungan ng Kongreso, which is the Senate. Pero, hindi pa ho natin batid kung sino ba ho ang kanilang partner po doon na meron pong ganito pong panukalang batas patungkol po sa
pagbibigay po ng safe and spacious parking area sa ating pong mga motorista. Dahil nga ho, matagal na itong usapin, no? Yung usapin sa parking, minsan may nawawala ho sa inyo pong mga gamit sa loob po ng parking, binabasag ang inyo pong mga salamin para makuha po yung mga gamit na inyo pong iniwan. At ano ho bang pananagutan po dyan ng mga owners ng establishments, mga parking areas? Eto, dito ho nakastipulate ngayon. Kaya inimitahan po natin ang isa po sa mga may panukala ho nito, isa po sa mga author, walang iba kundi si SAMAR First District Congressman EDGAR Sarmiento. Wala pa ho siya sa kanya pong video. Sabi mo, Ivy, kung ready na si Congressman, pwede na natin siya makausap, no? Kung hindi pa naman, pwede naman tayong kumuha muna tayong mga reports para ho sa... para hindi masayang ang ating oras, no? Dahil nandito na siya, naka-login na siya, no? Okay, sige. Si Martin, si Usec Diño ay 1:30 po siya. Makakasama mo natin siya mamaya. Pero ito si Congressman, nasa ano na, nasa atin na pong live point. Pero siguro, simulan muna natin mga reports. Wala po siya eh. Advice mo na lang siguro, ano, advice mo muna siya, Ivy, kung ready na si Congressman. Mga balita muna na sa atin po mga kasamahan sa probinsya. Simulan po natin sa Palawan. Ilang mamamahayag sa lungsod po ng Puerto Princesa. Ayun, nasimulan na rin pong naturukan ng bakuna dahil po kasapit po sila sa A4. Maburit niya naman. Detalye mula kay Damian Lacasa Jr. Damian, go ahead. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nabakunaan na kahapon sa lungsod ng Puerto Princesa ilang mamamahayag sa syudad sa pagsisimula ng rollout vaccination para sa A4 priority group sa buong bansa. Ginanap ang bakunahan kahapon ng umaga June 7, 2021 sa Mega Vaccination Center ng lungsod sa Puerto Princesa City Coliseum. Kasama sa natura mga local media personalities na nabakunahan kahapon na 5 empleyado ng DWMR, Radyo Pilipinas Palawan, kasama ng station manager ng estasyon na si station manager Miriam Tihada Basig. Ang pagbabakuna ay para sa first dose sa natura mga mamamahayag na ang ginamit na bakuna ay Sputnik 5 mula sa bansang Russia. Samantala sa kabilang dako, ipinagdiriwang ngayong araw June 8 ng DWMR, Radyo Pilipinas Palawan, ang 30th anibersaryo nito na itatagang impilan dito sa lungsod ng Puerto Princesa noong June 8, 1991 sa kasagsagan ng pagputok ng Mount Pinatubo sa inisyatibo ng namayapang dating Speaker of the House Ramon Villarosa Mitra o mas kilala sa tawag na Kamonching, unang naging station manager ng DWRM Radyo ng Bayan na ngayon DWMR Radyo Pilipinas na si Ginoong Roger Lagasca, sinundano na mayapang si Epifanio Boy Pabon Jr. na Tubong Bicol at ang kasalukuyang pinuno ng istasyon na si manager Miriam Tihada Basig na nanungkula noong 2016. Mula noon hanggang ngayon, ang impilang Radyo Pilipinas Palawan ay nagsilbing tulay ng mga mamayan upang marinig ng pamahala ng kanilang tinig. Ang istasyong ito ay nakilala rin sa hindi matatawarang serbisyo publiko sa pamagitan ng responsableng pamamahayag at naging bihiklo upang mailapit ang gobyerno sa puso ng mga Palawanyo. Agalindigi ang syudad ang Puerto Princesa, Kadamian Lacasa Jr., Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat sa iyo, Damian Lacasa, mula po dyan sa Palawan area. O wag natin pantayin pa, nandito na ho si Congressman EDGAR Sarmiento po ng 1st District po ng Samar. Atin na po siyang kausapin dahil isa po siya sa mga nagpanukala po nito with regards po dito sa batas. Ito po yung House Bill number 7725, ang Parking Operations and Fees Regulation Act. Gusto natin linawin sa kanya kung ano po ang mga nakastipulate po dito sa natura pong panukala. Congressman, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Congressman, good afternoon sir. You're on live. Hindi tayo naririnig ni Congressman. Congressman, good afternoon, sir. Kong, maing hapon, sir. Maing hapon. Hi, Kong. Are you ready, Kong? Kong, wala tayong audio, Kong. Good afternoon. Sige, babalikan natin si Congressman. Na mukhang nagpe-prepare lamang po si Congressman. Anyway, sige, kuha pa tayo ng isa pong report bago ho si Congressman na Sarmiento, mula naman po sa lungsod ng Cagayan de Oro, ito daw pong 36,000 doses ng Sinovac, abay dumating na po sa CDO. Detalye mula kay Romy
Kapimpuyan. Romy, go ahead. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dumating kanina dito sa Cagayan de Oro ang karagdagang 36,800 doses na Sinovac vaccines. Ang dabagit ng mga bakuna ay para sa pagpapatuloy ng vaccination sa buong Region 10. Bagamat may mga senior citizen na hindi pa nabakunahan, umusad na sa A3 category ang vaccination o yung mga adult with comorbidities. Nilinaw ni City Health Officer Dr. Lorraine Neri sa mga nasasakop sa A3 na kailangan magdala lamang ng medical health certificate at reseta bilang pagpapatunay na may controlled comorbidity ang isang individual na may edad simula 18 to 59 years old. Samantala, mahigit na sa 30,000 ang nabakunahan kontra COVID-19 dito sa Cagayan de Oro. Ito ay kinabibilangan ng 16,055 ang nakakumpleto na sa dalawang doses, 14,071 naman ang sa first dose. Naghahanda na rin ang vaccination team para sa susunod na schedule para sa A4 o yung mga essential workers, samantalang sa July naman ang mga indigent population. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Kapimpuyan, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat sa iyo, Romy Kapimpuyan, mula po dyan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Okay, sa puntong ito, ready na ho si Congressman Edgar Sarmiento ng 1st District po ng SAMAR. Kong, maing hapon ni mo, sir. Alex Santos po. Ay, dali. Yan. Alex, kumusta ka diha? How's everything? May session pa ba ngayon, sir? Di ba recess kayo, sir? Recess kami, but I have to do a lot of things as the chairperson on the Committee on Transportation. Then I'm preparing as well for the Senate hearing tomorrow. I was invited as the resource person, Lex. Doon sa pagpatay nung mayor natin, Lex, kung malala mo, si Mayor Arnold Aquino. Tama. Bukas pong hearing, alas 9, no? Nagpapasalamat ako sa Senado. Okay. So far, ano bang ulat doon? Ano bang mga... Nagrinig natin mga ulat na, sir. Update po dyan. Sino ba ho nagpapatay, sir? Alam nyo, Lex, bukas malalaman natin ito. Pero ang hindi po matatanggihan, hindi man nila lahat to, ito masakit po. Kasi ang maliban po doon sa kay Mayor, yung driver at yung escort niya, yeah. Sa hanay naman doon sa pumatay kay Mayor, may naiwan eh. Oo. Ito yung sila naka-bonnet, naka-sudo outfit, no? Pero ang masakit, hanay ng pulis ito, no? Hindi naman nila lahat kasi alam mo na direksyon natin for the love of the institution, but this is one thing that we want to reform in our country, no? Hindi mangyayari ito, Lex, overnight. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng sinasabi mo. Pero ulitin po natin, sana wag na po sana mangyari po ito kasi ang hindi po naintindihan ng ako, samahan ko po ang mga kalbayog noon. Bakit naman yung ama ng siyudad ng kalbayog mismong pumatay, ang dapat sana nagpo-protection ng buhay niyang pulis? Yan po ang tinatanong talaga natin. Ano? Ulitin ko po, Lex, through your show, mahal ko po ang Philippine National Police, ang institusyon. Mahal ko po ang bansa natin. And I believe on the leadership of Mayor Digong Duterte. No? Nagpapasalamat po ako sa tulong niya na bigyan talaga ng hustisya si Mayor Arnold Aquino. Oh, kung meron man talaga hong pananagutan, sir, di ba, Congressman, dapat talagang... bigyan ho ng leksyon, di ba? Kung meron talaga nagkamat. Dapat. Sana hindi po nagpapagamit, Lex, ang naka-uniforme sa aming mga politiko. Yeah. Kasi kami, ako po ay utusan ng bayan. Kaya kung yung sinasabi ko, I practice myself and discipline myself as one. No? Dapat ganun po. Kung mahal po kayo ng mamamayan nyo, wala po tayong kinatatakutan sa totoo lang. Oo. Okay, sige. So, antabayan na natin kung ano po magiging pong resulta po ng gagawin pong investigasyon po dyan, Congressman. Okay, let's get into the meat of our invitation sa iyo, sir, kung bakit ka namin pinatawag ho. Isa po kayo sa author ho dito sa panukalang batas po with regards po sa House Bill 7725. Ito po yung Parking Operations and Fees Regulation Act. Ano po ang inyo pong nakikita ho ditong solusyon? Ano ba to? Marami bang reklamo ho dito, sir, with regards po sa parking areas? Ang nakikita natin ng unang-una, Lex, gusto ko lang malaman ng mamamayan sa mga nanonood po siya, magandang hapo po sa ating lahat. Itong parking, ano, pag mayroon po kayong establishment, may commercial center kayo, dapat po may binibigay kayong alokasyon na libre pang parking. Kung hindi ako nagkakamali, bawat po 22 square meters, dapat may isa po kayong parking slot. Yan po ang nasa batas ata na dinireview namin ng isto. Kaya nag-file po tayo ng House Bill 7725. Opo. Ito nire-regulate natin ang parking kasi iba po ang tarifa.
Halimbawa, tinitingnan po natin kayo po yung mamimili sa isang commercial center. Yeah. Eh bakit naman po kayo malibang kayo naman yung nabibigay ng negosyo, ba't naman kayo magbabayad pa? At saka iba-iba pong parking. Ano ba ito? Inaabuso, alalahanin po natin, gusto po natin tulungan ang lahat ng sektor. Mm-hmm. Tinatanggap ko rin ko, Lex, no, ngayon po eh, lahat tinamaan po tayo ng pandemya. Yes. Pero sana naman may regulation kasi hindi rin kaya ng mamamayan. Eh. Masakit na rin sa bulsa. Isang libo, sampung ano na po ito, isang libo, sabihin natin, naglalapit na po ito sa kalahating sako ng isang bigas. Malaking bagay na po ito kahit may sabihin natin nakabili ka man ng kotse, hindi ibig sabihin na madali pong hawakan to ngayon, napakahirap po ng panahon. Oo. So ano ibig ang ano po nilalaman po nitong batas nito? Paano kalang batas po, Congressman? Ibig sabihin po ba when you enter a establishment, unang ano ilang oras libre muna, parang ganun? Ito to be specific, ayoko magkamali, Lex, no. Kagaya ito, lahat po ng in-establishment sana ilagay sa tama. Kung mayroon po tayong lugar, sabihin natin 1,000 square meter, correspondingly, may area sana muna na dapat libre ang parking sa iba. Hindi naman nila lahat, no? Sa ospital po, dapat 20 pesos lang sana bawat oras. Pero libre po sana pag ang pasyente ay naka-confined, no? Dapat hindi naman, pasyente ka na, amal ng kwarto, magbabayad pa po kayo. Oh. Sa accommodation establishment, hotel, sabihin natin, dapat naman siguro 30 pesos lang. Ito po, ang dami po nito, Lex, pero rest assured, ang ginagawa po natin ay sa para po sa mamamayan, may-ari po ng kotse. Na hindi naman may kotse ka, nagbibigay po kayo ng negosyo sa isang commercial center, sa isang hotel, isang hospital, retail establishment, magbabayad pa kayo at napakamahal. Sa overnight parking naman, siguro lagyan na rin natin ng kahit buong gabi, 150 peso. Tama na po yan kasi lagyan po natin order at ito naman binabalansin natin yung mobility, sinasabi natin. Ang accessibility natin doon sa iba na binibigay natin sa public transportation. Yes. Paano natin ibabalanse na may encourage po kayo sa public transport, paano naman natin tinitingnan rin ang may mga kotse na rin po. Ganyan ang direction ni 7725 Lex. At hindi naman siguro ligid sa kaalaman ho natin, Congressman, no? Meron po mga establishmento po dyan na yung isang building ho nila, ginawa na hong parking, eh doon pa lang kumikita na ho sila ng malaki, sir, no? Tama po. Yung pagpunta ko lang, Lex, isang lugar sa Visayas, inalis na pong parking area, isang hospital. Ginawa na saan may paparada, kawawang-kawawa yung mga pasyente, Lex. Umiikot-ikot, tingnan mo na lang. Paano po kayo, halimbawa, mag-isa lang po kayo, pupunta kayo sa hospital, may emergency, wala kayo paradahan. Kung hindi naman, may kasama mo sa pamilya, ibababa mo, hindi ka naman papahinto, papalabasin po kayo. Nawawala ngayon ang esensya po doon. Now, kung nasa ospital po kayo, nararapat lang siguro, Lex, na ang parking, ilibre naman sa mga pasyente. Lalo't lalo na kung talaga may resibo po kayo, naka-admit po kayo. Siguro these are the things na pinag-uusapan natin. Ulitin ko, Lex, binabalansi po natin, no? Saan nanggagaling po ang mga kapitalista. Yes. Saan rin naman nanggagaling po ang may-ari ng mga sasakyan. Tama. At Congressman, isa rin po na dapat rin po sigurong tingnan rin po natin, bago kayo gumawa ng inyo pong mga buildings o mga gusali ho dyan, kailangan meron pong space for parking, di ba? Tama po yan. Ulitin po natin, nasa building code po ito. No? Huwag natin kalimutan na kahit magtayo po kayo ng building, hindi po lahat po yung magbabayad. Siguro liwanagin natin, halimbawa, ulitin po natin, corresponding building, may area po yan, may floor area po yan, ilang floors po yan. Dapat po, kung ikaw ay nagpatayo niya, sarili po ninyo ang gastos kung saan paparada pong customer ninyo. Ngayon, kung sobra na po, malaman natin, makikita mo, siguro man, taon na naman siguro, Lex, na sinicheck up po ito. Dapat hindi po binabawasan ito, nami-maintain po ito. Yung sobra po, doon lang po natin i-charge yung iba na dapat magbayad na. Balikan po natin kasi nawala na ito ngayon, Lex. Lahat nagbabayad na po. Totoo. Pera-pera na lang. Huwag naman po kawawang mamamayan. And also, bukod po sa parking fee, isa rin po nakastipulate po dyan sa inyo pong panukalang batas, sir, is yung safety po ng ating po mga sasakyan. May iban, nananakawan. Eh, biruin mo, nagbayad ka na nga ng parking fee, eh nawalan ka pa ng gamit. Tapos, ilalagay pa doon, Lex, na pagkasalanan. Ano ba naman yan? Para bang
alam niyo po, dito ako nasasaktan. Eh, mahal po natin ang bayan natin. This is our patriotic duty. Huwag naman po natin kawawa parating Pilipino. Manindigan po tayo, no? Hirap po tayo lahat ngayon, tinatanggap po natin. Ako. Na sa pandemya, wala po magaling rito. In fact, Lex, balik-balik na lang, number one, salamat sa pagkakadang binibigay mo sa akin. Yeah. Pero ulitin po natin, nasa pandemya po tayo. Ha? Ginagawa na lahat ng gobyerno na makatulong, obligasyon rin natin mamamayan. Tulungan rin po natin ang gobyerno. Magpabakuna po na tayo, sundin po natin ang minimum health standard ni sinasabi. Direksyon po natin pataas, dapat wag pababa. At Congressman, ano ho nakalagay ho dyan kapag ang isa pong establishment may-ari ho ng isang gusali ay lumabag, meron ho ba mga penalties ho ba yan? Mayroon tayong penalty clause, medyo mataas-taas nga. Kasi pag wala pong penalty, pagtatawanan lang po tayo. Siguro, ang nalagay po namin, kung hindi ko magkakalay, ang range from 100,000 to 300,000. O, yan po ang nilalagay natin na violation. Siyempre, pag-uusapan po ito, we will be listening to all the resource person, ang wisdom po nila. Hindi naman po ito sabihin natin na ginagawa natin kapritsyo lang. Napapansin na po ito ng lahat, sa totoo lang. So, ibig sabihin, kung pasado na ho yan sa inyo pong kapulungan, sir, ang inaantay lang natin, yung inyo pong counterpart sa Senado, sir, meron ho ba? Mayroon tayong counterpart sa Senado. At itong mga batas na ganito, gusto rin po ni Speaker Lord Alan Velasco na bilisan po. Doon po sa parating pabalik-balik na lang, no? Hirap po talaga ang mamamayan dahil po rito sa pandemya. Okay, sa inyo pong committee po sa transportation, sir, meron ho kaming nabalitaan na meron daw ho mga kumpanya ho ng bus na hindi po inaalagaan po ang kanila po mga trabahador. Tulad po na mga may reklamo nga, may final ho yata sa ombudsman or sa LTFRB tungkol po sa isa pong bus company. Ano pong pwede yung action ninyo dito, Congressman? Ganito, Lex, tayo po ay we set aside around 9.5 billion pesos sa bayanihan to, ano? Hinahanap po natin yan sa huling committee hearing natin kay LTFRB. Ano bang tulong ngayon na ginagawa ng gobyerno rito po sa bus company? Kung halimbawa pumasok po sila sa service contracting, dapat siguro, sigurado pong kita nila. Nagtataka kami, bakit po ang iba hindi nasasahuran? Dalawa, tatlong buwan. Ulitin po natin, itong ginagawa po ng gobyerno for the first time, nagbibigay po tayo ng libreng sakay. Naglagay po tayo ng 5 bilyon po sa service contracting. Hinahanap na po kahit ng Senado, asan ang pera nilagay natin dyan? Asan ang sinasabi ni Presidente ngayon na bigyan ng lunas ang... hindi po tayo, binigay na to ni Presidente. Nagtataka po kami na sana in-execute na to ngayon ng LTFRB. Iyan pong hinahanap natin, in fairness naman kay Secretary Artugadi na ginagawa rin lahat. Ano? Intindihin lang natin. Ang relasyon po ngayon, hinahanap natin paano ngayon ina-award ni LTFRB ang service contracting kasi pag pera po ng bansa natin gagastusin, dadaan po talaga, dadaan tayo sa proseso ng procurement. Kung may palisiya man, sana what is given to one is given to all. May equality clause po ito. Yung panginahanap natin. Wala po tayong inakasan, pero kung may perang nilalampong gobyerno na makakatulong sa mga kapatid natin, kagaya niyan, kung mabigyan po natin sila ng libreng sakay, yan po sana napakaganda. But Lex, sabihin ko na lang, yun po sa pinasan natin na batas, no? Itong infrastructure and transportation roadmap, direction po natin, no? Tulong na po sa national ID system, medyo mababa lang na proseso, pero dapat, ako po ay maniniwala, dapat talagang gobyerno, gagastos talaga, estudyante dapat libre pag may national ID ka. Pag kayo po'y nagtatrabaho sa gobyerno privado, dapat po'y binabayaran nyo kalahati lang. In fact, may maximum clause dapat kayo. Hindi man tayo makabigay, dahil hirap po lahat ngayon, no? Hindi man tayo makabigay ng sahod ng increase, pero ang cost ng transportasyon, para wag na kayo bumili, dapat ibibigay po natin ito ng libre. Napag-usapan na po namin ito na Secretary Art, sa usapan po namin. Kami siyang ayon po, no? Na gusto natin ma-encourage na sumakay, may train na tayo, may subway po, may bus system tayo na maganda, siguro isa na lang pong titingnan natin, ibaba naman natin po ang pamasahe. Kasi pag hindi po, ang tao po ay isang intisyon, bibili ng motor, bibili ng kotse, kasi mahal nga ang cost ng public transportation. So paano ho yun, Congressman? Meron ho kayong panukala ho niyan? Gagawin ho ba yung batas para at least yung pong sinasabi ho ninyo? Kasama po yan. Kasama, ilalatag natin yan, Lex, kasi dapat suportado po ito
kung gagawin natin ito, Lex, dapat mahigpit rin po ang system mechanism natin. Ang nakikita natin na strength rito, itong si National ID system. Dapat si National ID, hindi lang po ito foundational. Sumulat na po kay Secretary Carl Chua, no? Hindi lang po ito foundational. Mag-elevate ito sana sa microchips, no? Tapos online na lahat ng gobyerno natin na ahensya. Hindi po natin pwede lukuin si gobyerno. Hindi nyo rin pwede mapipake po ito, no? Kagaya ng driver's license na ang daming peke po. Itong si National ID, alagaan po natin ito. Huwag natin lukuin ang sarili peke natin ito sa ransan man kasi babalik at babalik rin sa atin po ito. Health issue, PPP, itong four-piece pala. Pag mayroon tayong sabihin natin, central database na hindi po nalulu ako, alam na alam po natin paano po tutulungan ang mamamayan kasi may national ID system na po tayo. Nako, yung inyo pong binanggit po, Congressman, mukhang malaking tulong po to sa ating po mga kababayan, especially po doon po sa mga mahilig po, tumatangkilig po sa ating po mga mass transportation. Mas lalo po silang mahikayat na gamitin po ating po mass transportation, sir. Tama po. Kasi Lex, dapat itong sinasabi natin na roadmap, ano? Ulitin ko lang, nagpapalit po tayo ng presidente bawat isang anim na taon. Dapat pag-upo ng bagong presidente, susundin niya po itong maganda nangyayari na po sa Pilipinas natin. Huwag na tayong bumalik nung dati pa. Kasi ang malimit po nangyayari, pang may bagong umupo, papalitan po na natin yan. Ano? Ambis ang ganda na ng direksyon natin, diretso paangat, mamaya aatras po tayo. E paano po tayo makakaahon pang ganyan na lang? Ulitin po natin, ilagay natin sa batas, i-legislate po natin, institutionalize para kung sino man ang umupo na tinatawag natin the chief executive of the land, yung presidente, pipili lang po ko sa ginawa ng isang ahensya, susundin po natin para tuloy-tuloy na po ang asenso ng mahal natin na Pilipinas. Okay, Congressman, dagang salamat at good luck po sa inyo po mga endeavors, sir. Salamat po, sir. Lex, salamat sa tanong, Lex. May hapon, magandang hapon po sa ating lahat. Thank you po. Si Representative Edgar Sarmiento po ng 1st District po ng Samar. The same time, chairperson po ng Transportation Committee, chair po yan ng House of Representatives. Thank you so much po. Okay, susunod po sa ating po pagbabalik, kausapin na natin si Undersecretary Martin Diño dahil nga po dito sa issue po na mga lumalabag po mga barangay officials dahil nga po may mga super spreader events. Tuloy-tuloy pa rin po yan. May mga reports na umuusbong dahil nga po may mga concerned citizens po tayo na kinukunan po ng video tapos at kapag ito po ay magkaroon po ng viral sa social media, doon pa lang matatauhan po mga barangay officials na sila pala daw ho ay nagkulang sa kanila pong trabaho. Sa amin pong pagbabalik po, up next po yan si Usec Martin Diño at ilan po mga nakabinbin po mga reports na atin po makasamahan mula po sa probinsya. Oras natin, 1:33 sa po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng uriga, sarap ng totoo. Ang bagong jersey, may bagong tapas. It's a one Hinebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Hinebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty and Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cap. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Hinebra tayo! May bagong tapas sa one Hinebra Nation! See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0219 Series of 2021. Drink responsibly. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Alam niyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit o sa daanan na linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makadulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari din itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mauhuling lumalabag dito katulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan alamin sa mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila.
Alex Santos. Alex Santos sa Walang Sinasanto. Walang Sinasanto. Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Okay, we're back. Dito pa rin po yan sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. Oy, may nabinbino tayong report sa mula po sa probinsya at meron rin po tayong live report mula po sa ating kasamahan sa Radyo Pilipinas, si Lawrence Sanhoco. Pero siguro unahin muna natin ha, ang report ng taga Zamboanga, ito po ay tungkol sa ang Comelec Zamboanga po ay nananatiling sarado dahil nga ho naka-MECQ ang natura pong lungsod. Kunin natin ang detalye mula kay Shirley Espino. Shirley, go ahead. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mananatiling sarado ang Commission on Elections sa Comelec Zamboanga City hanggang Hunyo 15 dahil sa umiiral na Modified Enhanced Community Quarantine sa buong lungsod. Ayon kay District 1 Election Officer Attorney Stephen Roy Cañete, mananatiling sarado ang kanilang opisina simula nang isinailalim muli sa MECQ ang Zamboanga noong nakaraang buwan. Ani ang pansamantalang pagsara ng kanilang opisina sa Zamboanga ay base na rin sa naging utos ng Comelec Central Office upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Dagdag pa ni Cañete, magpapatuloy ang kanilang satellite voters registration sa mga barangay kung ibababa na ang quarantine status ng Zamboanga sa MGCQ. Inaasahan rin na isasagawa ang mall registration sa darating na buwan ng Setyembre nitong taon. Desde aquí na siyudad, Zamboanga, Shirley Espino, pareporta para na Radyo Pilipinas. Okay, muchas gracias mula po kay Shirley Espino po yan mula sa Zamboanga City. Laso natin, report mula po kay Lawrence Tanhoco tungkol po to sa registration po ng SIM card. No? Ano kaya to? Ito daw po ay mahalaga ayon po sa ACCIS party list. Detalye, Lawrence, go ahead. Maring Lawrence, go ahead, Lawrence. Nandiyan na ba? Ah, wala pa siya. Oh, sige, mamaya. Balikan natin. Okay, nasa piling na ho natin ang Undersecretary po ng Department of Interior and Local Government. Walang iba kundi si Usec Martin Diño. Usec, good afternoon, sir. Si Alex Santos po. Usec? Usec, good afternoon, sir. Nawala si Usec. Mahina ang audio ni... ang signal. Usec Diño, sir. Hi, sir. IV, pakisabi, medyo mahinang signal ni ano ni Usec Diño. Ayan, yan, naulit to. Okay, balikan mo natin si Usec Diño. Usec, good afternoon, sir. Alex Santos po. Ay, nawala. Nawala ulit. Good afternoon, Usec. O, sige, balikan natin si Usec Diño, no? Mukhang mahina pong signal po niya. Balikan natin si Lawrence Sanhoco tungkol ito sa SIM card registration. Mahalaga daw ayon sa ACCIS party list. Lawrence, go ahead. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Alex, inihayag nga na Anti-Crime and Terrorist Committee Involvement and Support or ACCIS Party List Representative Eric Goyap ang kahalagahan ng pagpapasa ng House Bill number 5838 o ang Subscriber Identity Module o SIM Card Registration Act. Ito ay dahil na rin sa patuloy ng mga fraudulent acts o panluloko na ginagawa ng ilang individual sa mga delivery drivers o delivery riders na kabilang sa mga essential workers ng bansa ngayong panahon ng pandemya. Ayon kay Yap, sa simula pa lamang ng COVID-19 pandemic, ay marami ng Pinoy ang umaasa sa mga delivery services gaya ng Grab at Food Panda upang magpa-deliver sa kanilang tahanan ng pagkain at iba't ibang items na kanilang binili at hindi na nila kinakailangan pang magtungo ng personal sa mga tindahan upang makaiwas naman na mahawahan ng virus. Gayunman, dahil anyo sa pagtaas ng demand sa naturang serbisyo, naging easy target naman ang mga naturang delivery riders sa mga ng mga scammers. Ayon kay Yap, malaking tulong ang SIM card registration para ma-detect kung sino ang mga nanloloko sa mga delivery riders, gayun din para tuluyan namang masuk po ang iba pang kriminalidad sa bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Lawrence Sanhoco, Radyo Pilipinas. Thank you, Lawrence. Mula po dyan sa lungsod ng Maynila. Okay, ito, nasa linya ngayon po si Undersecretary Martin Diño. Usec, good afternoon, sir. Alex Santos po. Hi, Usec. Mukhang mahina ang ano. Backup mo na lang, ano, IV, ng cellphone siguro para makausap natin siya. Kahit na yung video niya siguro, nandito sa aking ano, live point. Pero yung audio sa phone na lang para at least marinig natin siya. Also, inimbitan rin po natin ang Civil Aeronautics Board o yung CAB
Dahil nga ho, meron pong inilabas pong bagong panuntunan o advisory o utos ang ating pong Executive Secretary Salvador Medjaldea. Dahil nga ho, napaso na ho yung pong utos na lahat po ng international flights na patungo sana po na Mactan International Airport ay idadivert po yan dito po sa Ninoy Aquino International Airport o na IA. Pero sa ngayon, dahil a-8 na po ng ano, no? Dahil nag-lapse po yan nung pong June 6, ang sabi po ay mukhang i-extend daw po ito na hanggang June 12. So antabayanan po natin kung ano po ang magiging ano. Linawin lang po ito ng CAB kaugnay po dito sa utos po ng Executive Secretary. Okay, nasa linya ngayon po si Undersecretary Martin Diño. Usec, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Yeah, good afternoon Alex. Kasi medyo may ano yung signal ko. Opo, opo. Okay. Yeah. Okay, Usec, ano ho, sino ho ba itong mga anim na kinasuhan na ho ninyo ng mga barangay officials sir sa as per report po ng DILG Secretary sir? Kung natatandaan mo, ito yung una yung sa gubat sa syudad. Tama. Barangay 171. Opo. Pagkatapos, kung natatandaan mo, yung boxing dito sa Tondo. Ang nakasuhan dito, yun na nga, pati si Kapitan at saka yung kagawad na nagpasimuno nito. Mm-hmm. Tapos, ang sumunod dyan, kung natatandaan mo, dun sa Kalamba, meron yung sabong. Oo. Nahuli pa dito yung Kapitan mismo. Mm-hmm. Tapos nahulihan pa siya ng barel. Ako. So ito yung mga ano na tapos yung isa naman yung nagvideo ke pa no tapos yung isa yung merong party yung may party sa Cebu party. Okay apo yun ang tinitingnan pa namin kung natatandaan mo dito sa Matandang Balara old Balara tama. Oh, pina-check natin kung ano yung mabigat na participation ni Kapitan. Mm-hmm. Tapos meron pang dalawang incident pa diyan na ano na sa ano din na parting Kalamba din. Okay. So ito yung mga na kasuhan natin, pero meron pa kaming marami pa ngayon. Kasi maraming ni-report sa amin yung kamukha nitong mass gathering. Yung iba naman hindi alam nung Kapitan, pero siyempre command responsibility ang inaano natin dito. Kaya lang, yun na nga, ang mahirap kasi ngayon, talagang binibidyohan, Lex, eh. Opo. Pinano sa Facebook at nagbabiral. Mm-hmm. So, talagang ngayon, talagang alerto na dapat ang mga barangay. Opo. Na hindi sila mapapatawad pagka yun talagang may grave negligence yan. Opo. Ano po ang tawag nito kaso ho ipinato sa kanila sir? Siyempre yung sinabi ng ating dereliction of duty. Dereliction. Pagkatapos yung isa siyempre yung grave negligence, yan naman yung pang-ombudsman. Opo. No? Ngayon kaya mabilis ngayon ang suspension dahil City Council. Mm-hmm. Ang nag-suspend sa kanila. Ayun. So, pagka naman ombudsman, kaming magsasampa niyan. Kaya lang, yun na nga, ang meron ding authority, ang city council ng kanya-kanyang syudad at munisipyo para mapatawan agad sila ng preventive suspension. Mm-hmm. Ganon din ang power ng ombudsman at ang nagpapatupad naman kami sa DILG. Oo. Pero Usec, bibigyan niyo naman po sila ng pagkakataon to explain themselves. No? May mga show po muna ba? Yeah, meron naman yung ano, due process of law. Opo. Meron silang time to explain. Tapos ganun din ang gagawin nila pagka nakasuhan sila sa City Council, bibigyan naman nila yung side nila. Uh-huh. Kasi syempre, meron din ang mga barangay captain na gumagawa naman ng effort. Pero talagang makukulit lang yung ano. Kaya lang yun ang sinasabi natin sa kanila. Mm-hmm. Na hingin nyo ang tulong ng inyong mga kapulisan. Mm-hmm. At saka hingin nyo ang tulong ng inyo. Pero kailangan makita namin na talagang gumagawa kayo ng paraan para mapigilan yung mass gathering. Pero kung nakikita naman na kasama pa kayo, Opo. Talagang dapat masuspindi. Kung halimbawa't may sabong, may inuman,
mm-hmm. may party, kasama kayo, arestuhin na yan. Talagang yan ang gusto ni Presidente na makulong. Oho. Na masuspindi agad. Pero yung halimbawa't wala ka doon sa pinangyarihan, at nung nakarating naman sa iyo, ay agad-agad, tumawag ka ng pulis, tumawag ka ng mga barangay tanod, iba na yung may action talaga. Hmm. So, yung natin tinitignan dyan. Oho, pero sabi Usec, parang hindi ba ho kayo namimili lamang ng mga opisyal na kakasuhan po sa barangay? Ano, hindi ah. Kasi yan, ang ano ho niyan, kailangan merong ebidensya. Mm-hmm. Meron ho talagang ano, at saka karamihan dyan sa mga nakakasuhan na yan, yung nagba-viral. Mm-hmm. Hindi kami lalabas niyan sa ano sa social media. Yung mga taong bayan nyo, yung mga taga-barangay ninyo. Ang nagsusumbong? Ang hindi lang nagsumbong, inilagay pa sa social media. Oo nga. Mani pa ng batikos. Oo. Oo, dahil ano, halos lahat, no, Alex, ng mga nakasuhan namin, lahat yan pumutok sa social media. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, Usec, asam na ho marami mga violation ngayon. Is it nasa NCR o sa mga barangay po sa outside of NCR, sir? Marami sa outside of NCR, lalo na ngayon. Puro sabong ngayon yung ano, yung report sa amin, no? Oh. Sabong, tapos yung iba, yung mga party, mm-hmm. May natatanggap na kami ng mga video, no? Yun ang importante kasi, kailangan meron tayong video. Tapos, dapat, yung video na yun ay yung real time, hindi yung noon-noon pa nangyari. Kaya nga magaling nga yung ibang nagpapadala sa atin, alam mo may dyaryo pa sila. Apo. Para patunay na nung binidyohan nila yung event na yon nung araw na yon. Kaya natututo na rin yung ating mga constituent na nagsusumbong. Tapos meron pa nga pati yung reunion, yung mga ganyan. Talagang hinihigpitan natin ngayon yan. Apo. At kailan ho natin makikita, sir, na talagang yung bagsik ng batas talagang mapapataw po dito sa mga hindi po gumaganap na kanilang mga tungkulin po mga barangay officials, sir? Hindi, sunod-sunod na kami. Sunod-sunod ng kasong na sinasampa namin ngayon. Hindi. Kaya lang, yun ang ngayon na-suspindi na. Pero ngayon, ilan na yung napadalan ko agad ng show cause order na sumbong pa lang yan, ha? Yes. Na yung mga batang naglalaro sa karsada kasi matutuwa ka din naman sa mga mamamayan ngayon, no? Dahil talagang ang ginagawa nila pati yung mga bata na pati yung rumble ngayon, yung pumutok na rumble. Oo. At ang kapitan dyan, yung nag-aral na rumble, unang muna bakit hindi nila na ano yan? Oo. Na hinto yan, samantalang pwede ka naman tumawag ng pulis. Yeah. At saka identify na naman yung mga bata na yan. Mm-hmm. Kaya hindi pwede yung mga ganyang ano ngayon. Apo. Yung mga nangyayari sa barangay. Apo. Yung mamayan yung katarantaduhan ng mga bata. Yan. Yung panghuli po. Mayroon nabanggit po ang Pangulong Duterte po sa kanya pong talk to the people po kagabi tungkol po doon sa mga biktima daw ho ng karasa ng NPA, mga barangay officials, especially daw mga chairman, no, na nakikita ho natin dyan sa iba't iba pong mga lugar sa Visayas at Mindanao. Ano po ang inyo pong tagubilin po sa mga barangay chairman with regards po dito sa insurgency problem po sa kanila pong mga nasasakupan? Yun ang mag-ingat lang. Pero siyempre, andyan naman ang kasi kita nyo, intensify yung laban natin ngayon dito sa insurgency. Mm-hmm. Na kung saan, talagang ang barangay ngayon ay nag-deklara sila ng persona ng grata doon sa mga barangay na pumapasok pa NPA. Tsaka ngayon, nakita mo naman, Alex, ang binigay naman ng gobyerno, no? Nagbigay kami ng 20 million para dun sa mga barangay na talagang nawala na yung yung insurgency. Kaya lang, ayun, binubeltahan sila ngayon. Pero, yun nga, ingat lang at ipapollow up ko naman kay Presidente yung pinangako din niya na yung armas para sa mga barangay captain. Ayun. Lalo na dun sa mga area na yan. Para may pampasyon naman sila. Anong ibig sabihin, Usec? Aarmasan po mga barangay officials? Nangako ang presidente noon nung time na kasi nakalagay naman sa batas yan,
that the barangay captain, nandun sa ano yan, Book 3, Chapter 3, Section 389, mm-hmm. nandun sa dulon-dulo that the barangay captain can carry firearms within his area of jurisdiction. Okay. Kapitan lang ang binigyan ng authorization niyan. Kaya ngayon, noong time na, no, sabi nga ni Presidente, bigyan niyan shotgun, eh siguro time ngayon para yung mga, ano, yung mga lugar dyan sa ano, eh, maarmasan at saka sa, siguro madagdagan ng kapgu yung lugar nila para protektado naman ng mga barangay natin. Okay, sige po. Usec, thank you so much ha, sa inyo pong oras po dito sa... Maraming salamat at I hope na yung mga kapitan natin stay safe. Tapos yung ating kampanya sa bakuna, ito na, dumating na yung mga bakuna, sunod-sunod na yan. At yung mga kapitan naman natin, agapan natin yung at saka pulihin na natin ngayon yung mga nagbabiolate. Yun lang naman, Lex. Opo. Usec, thank you so much po. Salamat, mabuhay. Thank you, sir. Si Secretary Martin Diño po yan ng DILG. O short break lang tayo, alauna, 51 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng uriga, sarap ng totoo. Ang bagong jersey, may bagong tapas. It's a one in every nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of six seals and caps from Inebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty and Thompson! Plus 100 pesos a jersey or 150 pesos a cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Inebra tayo! May bagong tapas sa one in every nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PagCorp. Keep it fun. Game responsibly. LA, Antonio! Ang bagong jersey, Mark, Cagliwa! May bagong tapas! Deadly! Pringles! A one in every nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of six seals and caps from Inebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty and Thompson! Plus 100 pesos a jersey or 150 pesos a cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never, never say die! Inebra tayo! May bagong tapas! So one Inebra Nation! See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. Alex Santos. Alex Santos. Sa Walang Sinasanto. Walang Sinasanto. Walang Sinasanto. Sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Okay, we have 2 minutes to go bago mag-alauna 55. Kausapin naman natin si Attorney Julius Polinga, ang legal officer po ng Civil Aeronautics Board. So CAB, Attorney Julius, good afternoon, sir. Yes, magandang hapon po, Alex, at sa mga tagapagpasubaybay po natin. Opo, attorney, ano po, pwede ba pakalinaw to? In-extend ho ba yung pong pag-divert po ng mga flights, international flights, going to Mactan to Naiya, sir? Ganun po ba yun? Alex, ang ano po natin, ang order po ng Executive Secretary, base po sa inisyon nila na parating po sa aming ahensya kagabi, is... Opo. Nga po, in-extend nga po yung flight diversions from Mactan, Cebu to Naiya simula po ngayon hanggang sa June 12 po. Yun po yung ano po, yung utos mula sa Executive Secretary po. Oho, narinig ko kasi meron ho yatang panayam ho kay Governor Gwen Garcia ng Cebu. Ang sabi niya, eh parang tuloy na ho yata ang flights going there sa Mactan Airport. Paano ho yun? Hindi kaya magkakaroon po ng problema sa ating po mga pasahero dito, sir? Alex, yun nga po, ang napag-alaman din namin is yung mga flights po nung isang araw at pati po kahapon, may mga flights po natuloy. Yes. Yun nga lang po, simula inisyo to at kagabi itong bago pong memorandum ng Executive Secretary, is yun nga po, simula today po, yes, kailangan i-divert ulit yung flight papunta po sa Ninoy Aquino dito po sa Ninoy Aquino International Airport dito po sa Manila.
Oho. So, kailangan ma-inform ho natin mga pasero. Kawawa naman po kasi, sir, no? Tama ka doon, Alex. Actually, naghihintay po kami ng advisory po mula sa Mactan Cebu International Airport Authority. Mm-hmm. Katulad po nung nakaraang nag-utos po yung Executive Secretary na i-divert po yung flight nung Mayo 27, nung May 27. Aha. Meron din pong advisory yung MCIAA. So, yun po. Sana po mabigyan linaw din po tayo kung lalo na po yung mga ating mga pasahero para po hindi rin po maantala at sila yung mga padating po nating mga kagubayan din. Okay, sige po. Attorney Julius, sir, thank you so much for your time dito po sa Radyo Pilipinas. Salamat po. Maraming salamat din po, Alex. Okay, si Attorney Julius Polinga po ang legal officer po ng Civil Aeronautics Board o CAB. Oy, by the way, may breaking story po tayo ha. Ang FDA po ay nagbigay na po ng approval, ng okay sa paggamit daw ho ng Pfizer COVID-19 vaccine sa 12 at 15 anyos na mga kabataan. Pwede na daw pong gamitin. Pero sabi na ho ng Department of Health, dahil po sa kakulangan pa ho ng supply ng bakuna, sabi nga ho dito ni Secretary Vergere, while we welcome more vaccines that are approved for children and adolescents, due to limited vaccine supply, our vaccination strategy remains the same at ipaprioritize po yung buong mga vulnerables like senior citizen, mga medical staff, at the same time yung mga may comorbidities at yung ating po mga essential workers. Siguro, nagbigay lang siguro po sila ng information na pwede po ang Pfizer COVID-19 vaccine ay pwede na po sa 12 to 15 years old. Aprobado na po yan ng FDA. So maraming salamat po sa ating po mga katuwang sa Radyo Pilipinas, sina Sir Rolly Bumatayo at si Michael Linus at si Ivy Grace Rivera. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Radyo Pilipinas. Bye for now! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big player. Ikaw matras sa sakit na marahas, kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan niyo ang mundo, isipay mulat, magigising ang lahat. Paglaban niyo ang mundo, magkaisang lahat, hihilom ang sugat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Hindi nang gabsol to call. Ang cashless call payment. Kung pwede pong nakatutok ngayon, CTV.